Hello, good day friends. I am Richard Enriquez from Enriquez Water Equipment Enterprise. Sa Cardel, Bulacan po kami. And today, I hope I can help you para po malaman nyo kung paano tumatakbo yung water refilling station nyo. So at least, meron po kayong idea kung paano naging yung raw water naging purified water. So, sa mga training po namin, na-explain ko din po ito. So, briefly, in this video, magkaroon din kayo ng idea. Though kapag seminar, siyempre mas medyo elaborated yung ano, mas medyo detailed yung explanation. But anyway, so eto po. So, dito pa system na to, meron tayong tinatawag na raw tank. Ito po yung raw tank natin. Nakita niyo yung cursor. So, dito natin inipon yung municipality water, yung deep well water, yung may milad natin. So, ipunin natin dyan. From here, higupin po yan ng isang booster pump. Bakit booster pump? Dahil kailangan nyo ng pressure para mapatakbo nyo yung tubig papunta ng RO. Kung walang booster pump, medyo mahihirapan po, baka po hindi tumakbo ng tama yung RO natin. Kaya kailangan ng booster pump. And then, naglalagay po sila rito ng APC, automatic pump control, ito, itong may blue na to, para po to protect yung motor from dry running. Meron po yung sensor na kapag nalaman niya na walang tubig na dumadaan sa unit niya, magbibilang po yan ng timer seconds na mga 1 minute, and then isi-switch off niya yung booster pump. So, ito po protection for dry running para sa motor ng booster pump or raw pump, feed pump. Okay, next, meron na po tayong tinatawag na multimedia. So, ito naman po, ang trabaho lang nito is filtration, particle filtration. So, mga 50 microns yung matatanggal niya. Kung meron mga sand, silt, mga mud, doon niya po matatrap yun. Lalabas po dito, paglabas niya sa first na to, ang tawag natin is filtered water na. So, sa amin, meron kami mga gauges dito, pressure gauge. Yung pressure gauge po na yan, dito sa part na to, para po malaman ninyo kung meron bang pressure yung tubig, kung okay ba yung motor, naglalagay ba siya ng pressure, so may idea kagad kayo. Nakakatulong po yun sa troubleshooting, nakakatulong po yun para malaman kung kailangan nyo na mag-backwash o hindi pa. So next is GAC, granular activated carbon. So dito na-improve niya yung odor, yung color, yung taste. Pagka medyo may lasa, may improve niya. Pagka madilaw, may improve niya. Pag may amoy ng tubig, may improve niya rin po. So yun ang trabaho ng granular activated carbon. Importante po ito, malaki po ang trabaho dito sa water treatment. And then paglabas na rito, sa this part, meron naman po kami pressure gauge para kung in case hindi pantay yung pressure dito, alam mo barado to, ganun pong ano, part. And then yung next is softener. Bakit po meron softener? Dahil ini-improve niya yung, tinatanggal niya yung magnesium and calcium sa tubig para ma-protect siya na niya yung membrane, dahil nahihirapan yung membrane na i-reject yun or i-treat yung magnesium and calcium. Usually, nagbabara siya sa membrane. So, kailangan natin ng softener para tanggalin yung magnesium and calcium ng tubig. Ito naman po ay brine tank lang to. Ginagamit lang to kapag mag-regenerate kayo ng softener nyo. Hindi siya part ng process ng filtration o ng purification. Gamit lang siya for maintenance to regenerate yung resin. Okay? Next, we'll have 5 micron tsaka 1 micron cartridge. Protection po siya para sa membrane nyo. Hindi po pwedeng 10, hindi pwedeng 20, hindi pwedeng 50 micron. Dapat either 5 micron and 1 micron ang po nilalagay dito. 5 and then 1. And then, ito na po yung RO unit natin. So, hindi ko na po i-explain in detail ito. Basta ito yung RO unit. Dito yung membrane natin. Yung membrane, siya yung magpa-process ng tubig. Ihiwalay niya yung mga minerals sa isang side. And then, yung purified sa isang side. Yung side na yon, yung purified, pupunta po sa product tank natin. At yung mga minerals, tinatawag natin concentrate o yung reject water, yung po yung tumatapon sa RO system. Okay? So from product tank, higupin niya ng booster pump. Bakit agad yung booster pump? Para malakas yung refill nyo, ma-achieve nyo yung 6 gallons per minute na rate. Na same rate din naman ng UV nyo, 6 gallons per minute. Okay, so may booster pump tayo. Thus, may time protection for dry running. In case walang tubig na dumadaan dito, papatay niya yung booster pump. And then kami, meron kaming 5 micron carbon dito and then 1 micron. So, kung meron mong duming na punta rito, hasalain ng 5 micron, tapos i-improve ng carbon yung papalush ng carbon yung tubig, making it sparkling, tsaka mas medyo matamis ng konting tubig. So, depende sa filter pong gagamitin nyo, kung US or any brand. And then, 1 micron, in case meron mga konting carbon na lumabas, mga powder, matatrap po ng 1 micron. Siguradong wala tayong lalabas na kahit ano rito. And then, after that, ultraviolet, siya po yung magpapatay ng bacteria or sinasabi nila i-deactivate nila yung bacteria from reproducing. Okay?
Okay, and then lastly is yung goal select natin. So doon po tayo nagre-refill. So, yun po yung pinaka-brief na explanation na masabi ko rito. And when you join our training, explain po natin bawat part niyan, kung anong gamit niyan, kung anong maintenance niyan, kung paano yung troubleshoot, paano malalamang sira. So, yun po yung part ng training namin. So, sa training naman po, meron kaming every last Friday and Saturday of the month. Yung training namin, dalawa lang po yung kinukuha ko kasi gusto ko nakatutuwa ko sa dalawang tao lang. And alam kong natuto sila, alam kong nakuha nila yung lesson. Kung magtanong man sila ng marami, at least dalawa lang sila, kayang-kaya po natin sa time na yon. Okay? So again, I'm Richard A. Enriquez from Enriquez Water Equipment Enterprise. Meron po kaming branch sa Fairview, sa May Commonwealth. And then meron po kaming branch sa Baliwag, sa May Tarkan. Meron po silang kompletong supplies ng bote, filter, seals. So, contact po nila. And again po, like ko sinasabi, think to improve yourself, think to improve your life. Ganun po yun. So, improve mo yung sarili mo. And consequently, or in the process, may improve mo rin yung buhay natin. Okay? So, maraming salamat po. God bless. Richard Enriquez of Enriquez Water Equipment Enterprise. God bless.